Thank you.
Double mana necklace. So, hindi siya pupupuunan dito. Akari, this is
Sa batang Omar, ang unang kill ng mga members ng Kyle and Boyfriends Cateon. Nakakasagot na rin naman kayo kapag ng Kyle and Boyfriends at Gold Alliance. Kailangan na rin nila mag-ingat pero matatapos ng sniper. Pero hindi enough para makapuha ng kill. Wala naman siya dito ng sniper para kayo pa paano ma-secure yung pagkakakill kay Kels Berry yung Tore. Yung kanyang susunod na kukuhan. Imagine niyo rin ang sabi ng inusin pati. Yung mga kapag tumamas, ayaw talaga yung sobrang sakit. And imagine, lalo po nakapag one shot one kill yun against Kyle and Boyfriend. But right now, kanila dilemma, paano nga ba masisecure? Ito ang pangalawang pagawin natin sa laban nito. Pero sa kanili, ang makakautang din sa laban kay Yoko na may nakikipagsama niya na nga sila, umaabos sa pinakalikod. Pero hindi galing, pero tanggalin na natin yan. Closely is down, pero doon sa pinakalikod naman si Batang Oman na pag-iiwanan, torn throws, wala masyadong damage, kaya mag-disengage siya muna ang Kyle and Best Friends, or Boyfriends. Kyle and Best Friends, kasi after neto, Best Friends pa rin sila. Diba? Mga kaibigan niya na ngayon, nagiging BFF niya. Kasi nga naman, imagine mo, one point away na lang tayo, yes. Mga tol. Parang ganun yung point nila dun eh. Ganun tayong kalapit, pumunta sa Grand Finals. Pero mukhang ito na malapit na ang unang laban na naman dito sa bandang Purple Box. Kyle TZ, ang mag-isang pakukuha dito, oh. Pero hindi pa sila tapos dahil si Saber will still be going down to the hands of Gold Alliance. At ngayon, Kyle and Boyfriends na naman ang mag-usawan ng dalawang members, 4-2 ang ating naging score. Grabe naman yung Dawn of Light dito ni Emo, Kyle. Di ba sumabi na nga lang din? Pero, nararamdam ng Kyle and Boyfriends sa ating hindi na nababalik na ng Gold Alliance. Yung laban natin, pangalawang laban, pero sila yung elite in terms of kill. More on kill up kasi yung ginagawa dito ng Gold Alliance, nag-miss out yung runners, apati dito ni Ryby, so kailangan niya mag-save ng plan B to plan C. Kung paano nga ba niya makakapito, kung paano siya makipag-1v1 sa isang hat. Na ngayon, kung umatake siya, sabi niya, hindi pwede maging malangot ako, kailangan makunat muna ang aking pondo. Kaso nga lang, magiging makunat ka pa ba kapag pinagtutulong-tulongan ka na? Si Kyle TZ, tumatrabaho sa pandalikod! Sino nga ba kung nawawala ka rin? Kung wala pa rin mo namamatay dito sa dalawang kukunan, yung close win natin, talagang close fight yung ating naginilaban. Pero tingnan mo naman ang Kyle Boyfriends dito. Sabi nila, hindi kami magpapapalter daw dito sa magigagawa niyo aggressive moments po na layak. Nandito pa rin naman kami. Plus, nakakabasag pa ng Tori dito ang Kyle Boyfriends. Iba't ibang hindi niya sa ating mapa. Ngayon, buhay na yung pangunang Panginoon sa laban na ito na ngayon dinidepensa ni naatake naman din tuloy-tuloy din ng Kyle Boyfriends na dito na medyo siya ang mapa. Hey, Yoko! Napadaan lang! Ninakaw pa yung Lord! Parang napadaan ka lang. Akin na to. Akin na to. Inarbor. Ayun lang. De, para lang sa gila. Inarbor niya. Tol, akin na muna to. Ayun lang. Kaso nga lang, hindi pala pumayag yung Kyle Boyfriends. Kaya lalo silang magagalit sa yun sa Gold Alliance. Kaso nga lang, kahit the first Lord pa lang yun. Kita mo naman, yung breathing season ng kahit nito para sa Gold Alliance sa ngayon. Nakakapag-push siya sa may bandang top. Yung mataan nila ang tatlong miyembro din ng Kyle Boyfriends. Makikipagsabayan na nga ba sila dito? Medyo okay, mamaya ang gawin natin magkakataban. Dahil ngayon, Kyle and Boyfriends, sila yung tumukuha ng mga momentum na kinakailangan nila. Pero hindi pa naman sila magsisimula. Pero si Kyle Easy, ang loko ba niya delikado naman? Si Navy, makakasigurate. Yung Tori, babasabi na lima ang umiikot sa mga members ng Folk Alliance. At hindi pa rin sila tapos. Nandito pa rin ito na papasok. Pwede naman sila nandun sa madalikot sa Mimaw. Pero hindi isa pa rin pwede mong damage na para makakuha ng kill. Yung sustain na binibigay ng Folk Alliance ay sapat para mabuhay lahat ng mga members nila. Grabe, kahit hindi siya si Rafaela, sumisigaw siya ng healing for everyone. Di ba, imagine mo, lima silang nandun sa pinakagitna. Kahit na meron pang konting mga damage siya binabatong kayo, boyfriend, halos nagiging pinik-pinik na lang to eh, sa Gold Alliance dahil sa sustain na meron sila. And imagine, di ba kanina sobrang sakit ng mga damage siya pinagalari kay Krebs at kay Kai? Bakit naman hindi na ito masyadong nagre-reflect sa Gold Alliance? Simple lang. Athena shield na agad dito ng Gold Alliance. Diba early adjustment pagdating sa items, it was early rotation at maaga sila makakabawi dito sa Kyle and Boyfriends. Pero alam ng Kyle and Boyfriends kung ano yung kung anong oras sila babalag. Kasi nga naman, Kyle and Boyfriends, di ba kagaya na sinabi natin kanina, si Mimaw, bukuo muna ng defense.
So alam nila na pagka pumuno siya ng kahit paano ng attack damage, kagaya ng endless battle sa corrosion side. So isa pang item ang pinakailangan niya, like a Demon Hunter Sword or Wind of Nature, para kahit paano makasabay. At yun yung tamang panahon na makakuha na magandang laban dito yung Kylan Boyfriend. Sinaantay lang nila para pumasok naman ngayon ang Bolt Alliance. So pag pumasok sa mga to, palang tayo, meron pa rin naman sila ni Kai or ng Xavier na pwedeng asahan na mag-clear wave sakaling madihan sila pagdating sa mga laban. Pero kahit sa ngayon na hindi pa naman namamatay dito yung si Kai or yung Xavier ng Kylan Boyfriend, kailangan niya pa rin mag-ingat. Dahil kita mo naman yung Bolt Alliance, kada mayroon sila nakikita nag-iisa, binibigyan agad nila eh, kahit ng sabihin natin, karamihan sa mga ultimate na pinupusan na sa isang kilo. Kaso huwag ngayon eh, gumagana laban sa Kylan Boyfriend. So why choose something that's not broken? For Bolt Alliance, makailangan din naman nila pagkaingatan yung mga posisyon nila dahil yung ultimate dito na kahit kung hindi pang-engage, pang-spot sa mga brush. Diba? Hindi siya nag-aagap rin na gamitan yung ultimate niya sa mga brush fight na pwedeng maging hiding spots dito ng Bolt Alliance, lalo na ngayon, nabuhay na yung pangalawang lord sa laban na ito. So, medyo nakakaramdam na tayo ng sakit na kaya ibigay na ito ni GQ. Si GQ is still untouchable. Pagdating nyo sa ating game with the 10388A, pero medyo maaga magpasok na naman na magaganap dito. Xavier ang unang mawawala. Si Kai Tizi sa likod. Aray ko, napakasakit yan. Di mo gusto makipag-1v1 or 1v5 sa ganong klase ng sitwasyon. Imagine mo, kahit gano'ng kapakagunat, kahit na may retry ka, kung mamamatay ka naman din agad. That's rendered used as a Bolt Alliance took advantage of that matter na ginawa ni Kevin Zep ngayon. Nakuha nila sa pangalawang pagkakataon ang Lord sa laban ito at bilang yan. Nakakahinga na rin pati yung mga alaga nila nakakalit pa sa Riverside eh. Ngayon si Close Week. Ako'y compare natin sa Demon performance na ngayon, hindi na siya masyado ng mamataan at nalilis pa ka ng Kyle and Boyfriends. Kasi tingnan mo, 1-1, 6 sa kanyang KDA, samantala si Yuka, 1-0-6. Yes, it's because of dito si Season 5 na kayang ibigay si Xavier dito for this, pero mamaya pa na yan ang kaya, pero kapag na, depensa muna ang kinakailangan ng Kyle and Boyfriends. Ooh. Dahil ako, Riffy, isang sniper lang, naku, napakasakit na, pero kung mamaya na natin mga abang ng laban, dahil hindi nagkakagalian na naman tayo. Hindi na sinasabi ko sa'yo kanina, syempre sa fighters ko. Diba, dumaan na sa punta sa karayo yung mga leaks natin, nakasang-usana ko, at sobrang salang-salana. To the point na ito na yung pinakamalalakas sa malalakas sa tambo. At ngayon, pinapamahal sa Bolt Alliance kung bakit dapat tayo nakaabot sa semifinals dahil dito tayo kalakas. Na kaya-kaya nilang bumaway, kahit ang kaya ng boyfriends, yung may hawak ng momentum dahil sa game number 1. And this time, nagkaroon lang sila ng reason. Maganda yung nagiging performance ni Yoka, pati ni Gigi dito. Nila 204 KDA, untouchable siya so far, and as well as in stats siya, I can only imagine, lagpas 200 na to. Napakataas naman, pero yung goal team natin, hindi nagkakala yung Matina, pero ang napapansin ko pa dito is the GQ, medyo maganda yung naging performance nila. It's because of the drafting na ginawa dito ng Kylan Boyfriend. Hindi sila naging explosive thrower, kagaya yung Juke na gamit nila kanina. Sinasabi ko, di ba tinutulungan ng flashlight? Oh. Di kayo yung damuhan nito, tapos sakto, tatlo pa yung tinamaan niya. So imagine, Kylan Boyfriend, marami silang vision. Oh. Pero ano magagano vision kung walang execution? Diba you need to execute the plan. Alam mo nga kung nasan sila, pero paano mo ba sila mahuhulihin? Paano mo sila mapapatay? And yung next action plan nila is paano nga ba nila mapapatay? Pakusukin si Gabe! Tsaka si Nathaniel sa kailang kalibol! Nahuhuli mo dito si GTU at hindi pa siya natapos dahil si Batang Oakman madedelikado na dito sa mga members ng Kyle and Boy! Papasok na sila sa Saber, mawawala rin, hindi naman ako sunod nun. Killing spree na dito siya pero si Mipaw makakakuha pa rin naman ng kill. Pero hindi pa siya natapos dahil si Yoko madedelikado si Kev. Sasayaw! At ako! Tumaw! Tumaw! Light! At dahil doon!
Ayan, 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 ayan,